Rodriguez, si Atty. Vic Rodriguez, ating Secretary Kitari, and in any other forum, President Bongbong Marcos, I tried to make a self-examination. Sa why am I going Quezon City, to this Quezon forum? Avenue, Quezon City. Lapit po sa, and in the same manner, I think it's important that you to ask yourself, why are we here? McDonald's sa Quezon Avenue, Quezon City. Why are we here? Why are we together? Because we love our country. I think that's a basic agreement. Why we are palakpak. Why are we here today? Why am I here? Why are you here? Because we love the Filipino people. And most importantly, we love our youth and the generations of Filipino people that are yet to come. That's why we're trying to come into an agreement how to move forward and address the many issues that the country now is confronted with. Hindi maiwasan pag-usapan yung mga advokasya ng hakbang ng maiso. And I'm also sure, alam na ho ninyo yan, yung core principles of hakbang ng maiso. And that is transparency, accountability, peace, and security. Alam ko rin na alam ninyo, nabanggit kanina, na hindi rin natin maiiwasan pag-usapan yung persecution and abuses of the human rights being experienced by our fellow Filipinos there in Davao. Not by the members of the KOJC. Huwag mo nating tahakin yung linyada ng abusadong gobyernong ito, simplifying the numerous human rights abuses happening every day in Davao and being inflicted on our fellow Filipinos. Nagkataon lamang na miyembro sila ng isang religious denomination na ang pangalan ay Kingdom of Jesus Christ. But this matter should not be treated as an isolated incident or an isolated event. Dahil ang respect for humanity is an absolute call for all people to observe. Walang pinipili yung respeto sa humanity. Hindi pwede ang re-respetuhin mo lang ay miyembro ng Roman Catholic Church, aapihin mo yung mga kasapi o miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Not because I'm part of their church, no. Ako'y Roman Catholic. But it doesn't mean pagkikibit-balikat ko yung pang-aabusong ginagawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa ating mga kapwa Pilipino. Tingnan natin sila bilang mga Pilipino. Hindi miyembro ng isang religious organization lang. Kagaya na pinapakalat ng propaganda ng gobyerno. At kahit ano pang relihiyon mo, basta ikaw ay Pilipino, meron kang karapatan pantay-pantay sa ilalim ng ating saligang lakas. At marapat din na malaman ng mga kapulisan na naroroon na sila rin ay saklaw ng ating saligang batas. Hindi rin natin pwedeng hindi pag-usapan yung saligang batas. Pag naririnig nyo ho yung usaping saligang batas, okay, matakot. Hindi po ito exclusive domain o wala pong monopolya ang mga mambabatas o mga abogado lamang pagdating sa usaping ng saligang batas. Lahat ng Pilipino, lahat ng mamamayan, dapat nalalaman ang saligang batas. Huwag nyo na hong basahin yung mga social justice clause, etc., etc. Yung Bill of Rights lang. Yung Bill of Rights lang. Para alam ninyo, yung inyong mga pangunahing karapatan sa ilalim ng ating saligang batas. At hindi po kasi sila ay miyembro
ng isang religious group, mas kukunti ang kanilang karapatang pantaho sa ilalim ng salitang batas. Hindi yun. Pantay-pantay. Pati yung pulis na ng api, doon sa mga tao o tao doon, saklaw po sila ng salitang batas. Sinasabi ng iba, sumusunod lang yan sa kanilang mga opisyal. Tama. Pero ang sinasabi ng salitang batas, at nung sila ay nanumpa bago sila maging pulis, sundin nyo yung lawful orders lamang. Pag sa tingin ninyong ito'y labag na sa batas, huwag niyong sundin. At kitang-kita naman na yung pagmamalabis na ginagawa ng mga kapulisan na sumasawad galing sa buwis na nanggagaling sa ating mamamayang Pilipino, patuloy lang yung kanilang pananakit, pananakot at pagmamalabis. And this is very important, not because, again, we have to support members of the KOJC. No. This should serve as a wake-up call for all of us gathered here today. Sinusubukan lang nila ang magiging reaction ng mga Pilipino. Pag hinayaan natin ito, itutuloy-tuloy nila yung pang-aabusong ginagawa nila dahil ang kanilang natatangi at nag-iisang layunin ay hindi mapaunlad at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino kung hindi manatili sa poder, manatili sa kapangyarihan habang buhay yung kanilang mga kaibigan, kanilang kaanak at kanilang angkan. Huwag ho tayong pumayag. Yes. And we go back again to the very essence of why are we here? Ba't nyo sinasayang ang oras ninyo ngayong hapon? Pakikinig sa akin, pakikinig kay Manong Diyo, pagpapalitan ng kulituro. I'm sure of this. You are here because you love our country. Yes. You are here because you love our fellow Filipinos. But this, I have to ask you again. Because ito, ayoko mag-assume. Hindi ako sigurado. Kaya ayoko sumagot para sa inyo. Pero sa pakiwari ko lang, kaya kayo naririto ngayong hapon, kasama ko, kasama ni Kapsek Juni Basco, pinagbigyan nyo kami ng oras dahil handa na kayong manindigan. And I would like to believe that all of you are here today because all of you, all of us here, are now ready to make a stand and to make known our stand. Amen. Yung usapin po ng transparency and accountability, kinakailangan ibalik po natin sa napakaraming problema ng ating bansa. Huwag natin masyadong pagtuunan yung mga telenovela nilang drama tungkol kay Alice Go. Alice Go, kung nagkasala, kasuhan mo, tapos. Bakit kailangan ang pag-investiga si Nato? What is there to investigate? You have been investigating it for what? 3 months? Pero, yung ninakaw nila kalahat, 500 billion pesos na sinasabing 5,500 flood control program, ayaw nila pag-usapan. Dinoloko nila tayo, mga Pilipino. Binibigyan ng telenovela, mala telenovela istorya, nagpatungkol doon sa pogo ni Alice Go. Bakit hindi natin pag-usapan itong pesting dulot ng baha na umulan lang ng kaunti, may bagyo sa bayan Ihabaga. Yung buhay ng mga tao are always disrupted. Kamakailan lamang yung Typhoon Karina, sinabayan ng Habaga. Bumaha ang malaking bahagi ng Luzon at malaking bahagi o hindi man buong Metro Manila. Tulong tayo sa ating mga nasa ko ng kababayan. After 1 month, or more than a month, ito lamang, tubuong linong to, Monday to Wednesday, nagdeklara na walang pasok. Bakit? Bahala naman ang usapin. Pero hindi pinag-uusapan. Mainstream media, wala na yan. Ang mainstream media,
ang kanilang mga balita ay dictated by their vested interest. At pasalamat tayo sa ating mga kasama sa social media. Ang dami ngayon nagko-cover sa atin. Mga bloggers. Without social media, hindi lalabas yung katotohanan na ginagawa sa atin at panlulokong ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Balikan natin paulit-ulit yung flood control programs. Hindi humaliit na pera yan. 500 billion pesos in 2 years. And let's relate that 500 billion pesos. In 2 years na meron tayong gobyerno na walang pakialam sa Pilipino, ang ating utang, national debt, ay almost $16 trillion. Dollars. And when he assumed as president, of which I was part of the initial days of this administration, ang national debt natin is around $12 trillion. 2 taon pa na, nadagdagan na ng higit kumutang na $4 trillion. 2 taon. So kung i-average mo, every 2 years, uutang to ng $2 trillion. Pagbaba nito, ang utang nito ay $12 trillion. Doblado nung inabutan niya. And yet, wala tayong marinig na paliwanag kung nasaan ang pera ng bawat Pilipino. You know. Huwag natin silang tigilan dyan sa paniningil natin kung nasaan yung 500 billion flood control programs. Why? Apektado ho tayong lahat. Parang pandemic na rin ito. Tuwing uulan, babaha, walang klase, walang trabaho, babahain yung ating mga kababayan. Tumutulong tayo, pero tanungin ho ninyo yung mga nasasalanta ng bagyo. Sapat ba yung nagpapadala kami ng bigas, delata, noodle, bagong damit o used clothing? And after humupa ang tubig, maglilinis sila ng bahay. Sisimulan uli nila yung kanilang buhay. Another bahana naman ang darating. It has become a cycle. Ito ba ang standard ng buhay at pamumuhay na ginusto natin? Kung ang sagot ninyo ay no, we deserve better. We deserve more. That is why naniningil tayo kay Bongbong Marcos, saan mo dinala yung 500 billion pesos na hinayagan mong 5,500 flood control program. Yung accountability, pag-usapan pa rin natin ang pera ng bansa. Ngayong taon, 5.7 trillion pesos ang budget ng gobyerno. 5.7 trillion pesos. 800 billion, but I was corrected the other day, yesterday, may kausap ako. No, it's not 800 billion yung unprogrammed appropriations, yung pork barrel nila. It's 1.2 trillion pesos. Hindi rin nila pinapaliwanag saan mapupunta o saan napunta, because today, so already September, the 9th month of the year, patapos na ho tayo, papasok na tayo sa last quarter, malamang sa hindi, allocated, allotted, at baka na-release na yung karamihan sa pondong niya. Nasaan yung 800 billion pesos o 1.2 trillion pesos na yan? Saan yung ginastos? Paano yung ginastos? Bakit hindi nila may pakita sa atin? Matagal na natin binihiling sa kanila. Ipakita ninyo kung kaninong kongresista o senador napunta o naghati-hating sila doon sa 500 billion flood control programs. Ipakita ninyo yung listahan ng mga congressman at senador. Ipakita nyo rin yung listahan ng mga kontratistang nakinabang sa 500 billion pesos na yan. Para sila isingilin natin mga taong bayan. Dahil kung hindi, paulit-ulit mangyayari itong malapeste ng baha, istorya ng baha. Huwag ho tayong makontento dahil hindi yan ang standard. We deserve more, we deserve better, that's why we demand for accountability. Hindi ho libre yan. Yung perang yan, iniutang, babayaran po yan ng ating mga kaapo-apuhan.
Hindi ho nila pera yan. And we cannot be indifferent. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. Hindi tayo pwedeng walang pakialam. And then of course, nandiyan po yung usapin ng peace and security. Masalimuot pero alam kong alam ninyo, yung usapin ng South China Sea. Merong mga multiple claimants dyan sa mga rock features o islets o islands sa South China Sea. Subalit, yung Taiwan, yung Malaysia, yung Japan, yung Vietnam, hindi sila nakikipag-dipak o hindi nila tinatrapong kalaban ng China. Hindi dahil ako'y pro-China. Ulitin ko, I'm pro-Filipino. I love the Philippines. Kaya lang, agenda pa ba ng Pilipino sakaling sumabog ang armadong digmaan sa China? Hindi natin interes yun. Interes yun ng ating alyadong Amerikano. Hindi ho natin interes yun. It's an economic issue between China and the USA. Habang bising kakadigma ang Estados Unidos, habang bising ng gugulo sa mga tinatawag ng democratic country, habang busy silang ilinalako at ibinibenta yung kanilang mga war materials, missiles, tank, and what have you, dinedevelop ng China yung kanilang ekonomiya, yung kanilang technology. Kaya talong-talo yung Amerika when it comes to electric vehicle, yung battery ng mga EVs, yung mga solar panels. Ano sagot ng US? Trade sanction. Bawal yan, bawal yan, bawal. Dahil talo na ho sila eh. Ang alam lang na ekonomiya ng US ay manggera at manggulo at ginagawa sa ating ito. Importante yung pag-usapan natin, importante yung malaman ninyo, dahil lagi kong sinasabi, itong napipintong gera, mas madali nating pigilan kung tututol na tayo at ipapahayag natin ang ating pagtutol ngayon pa lamang. Dahil ulitin ko, pag yan nagsimula, hindi natin maaawat yan. Take the case of Ukraine. Maraming pumapapel na peacemaker, hindi madaling matigil yan. Papasok na yung amore. Magbibilangan na kayo, ilang building na sinira mo sa akin? Ilang mamamayan ko na ang pinatay mo? Ilang kababaihan at kabataan ang namatay? Hindi madaling awatin. Maybe sasabihin na ba, Ukraine is an isolated case. No. Let's take the case of the war between the Israel and the Hamas. Ang dami na rin gusto. Igilin na natin yan. Ilang biyahe na yung matataas na opisyal ng US. Hindi madali. Bakit? Nagbibilangan na sila. Magbibilangan na sila. Magkano na ang cost nito everyday sa aming ekonomiya, ang dami nang namatay. And it's important that we talk about this now. At pagbalik ninyo sa inyong sarili-sariling pamayanan, pag-usapan din ninyo. Sapagkat, bukod sa hindi natin interes ang gera, let me remind all of you, ano itsura natin ng COVID pandemic nung kasagsagan. Wala na ng ospital na tumatanggap ng mga tinamaan ng COVID. Nakahilera na sa labas yung mga pasyente, yung mga nangamatay, nagkalat na rin body bags na sa labas ang lahat ng mga kuninawila. COVID pa lang yan. Ano pa kaya ang isang armadong digmaan? Saan mo ilalagay ang mga sugatan? The usual evacuation center, temporary medical shelter, ang mga eskwelahan. Pagka linagay mo sa eskwelahan, tigil ang eskwela, walang pasok ang mga bata, and God knows how long. And if this runs for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, magkakaroon tayo ng mga kabataan at generasyon na salat sa kaalaman, kung hindi man mga mangmang. Interes ba ng Pilipino yan? Nakakagalit sapagkat nagpapagamit ang kasalukuyang administrasyon. In fact, tila isinukuna yung ating sovereignty sa mga Amerikano. They are here, they're back. On paper, on document, there are 9 U.S. military bases all over the country.
9 U.S. military bases. And this is no fake news. I say U.S. military bases inside Philippine military bases. Ultimo tayo, walang access doon sa teritoryo nila, sa loob ng ating mga kampo. Bawal ang Pilipinong pumasok doon. Kung bawal ang Pilipino pumasok sa sarili niyang military base, kanino yun? This is Estados Unidos. That's why it's U.S. military base. Hindi natin interes. Ginagamit tayo at nagpapagamit naman ang kasalukuyang administrasyon. Again, because gusto nila mapanatilin yung kanilang sarili at pamilya at angkan sa pwesto beyond the 6-year term kung saan sila ay nahalal at anaayon sa ating sariling batas. Huwag natin payagan ito. And there are many, many more issues. Because of the flawed foreign policy of this administration, it has brought every Filipino, not just you, not just me, every Filipino into harm's way. Andiyan na tayo. Andiyan na tayo. Pag hindi naawat ito, damay-damay tayo. And what will they do? They will just pack. Baka isang bag lang yan, sasakay lang ng private jet. Bala muna kayo dyan, alis kami. It is not our interest to engage in a full-blown war. Our giant and nuclear-capable neighbor, China. It doesn't mean susuko natin kunin natin sa China. But ang reality is, wala tayong kakayahan makipagdigmahan. That's why ang pakiusap ng hakbang ng maiso sa gobyerno nito, pakinggan niyo naman ang taong bayan. You have to diffuse the tension. You have to de-escalate the tension. Because that's the only weapon or that's the only tool that we have. The other option is gero na. Wala na tayong kakayahan, matatalo tayo. Makipag-usap muna tayo. Huwag natin dalhin yung buong bayan sa bingit ng digmaan laban sa China. These are all important issues. Transparency, accountability, peace, and security. But of course, I think I will be doing you a disservice if I will be the one talking here alone, lengthily. I think the better part of what we're doing now, later, is the open forum. So we can also hear from you what your thoughts are and anong ang inyong kahandaan at kung kayo ay talagang handa na manindigan at iparinig ang ating kolektibong pinig. Tingilan itong kasiraang ulong ginagawa ng administrasyon ko. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat ating paboritong Attorney Vic Rodriguez. Palakpak ulit! Announcement lang po, sino pong hindi pa nakakain? Makakain din po kayo mamaya. Pero huwag kayong mag-keep quiet. Pag hindi kayo nakain, lapit kayo sa akin, okay? I'm gonna ask Attorney Fred Arquiza to join us here. Attorney Fred, dito ka. Sana harap po. Panel. Ang panelist po natin ay si Bishop Adrian Manite, Bishop Attorney Gonzalo Arquiza, Bishop De La Cruz, at si Pastor John Barnard. Palakpakan po natin sila.